Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito pong ating latest update ngayong araw, April 17, 2023. Meron nga po tayong mga pulo-pulong pag-ulan sa may parte ng Mindanao, bunsod po yan ng ating localized thunderstorm at dala-dala po yan ng ating Easterlies. Asahan po natin yung mga biglaang pag-ulan dito sa may Davao, sa may Zamboanga City, Pagadian. Pero ito nga po, puro panandalian lamang. Maging dito nga po sa may parte ng Visayas, meron nga po tayong mga pulo-pulong mahihinang pag-ulan. Sa may Luzon naman, mapapansin natin may mga makakapal na kaulapan, pero ito nga po ay nasa parte ng karagatan ng eastern section ng northern Luzon. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast, may posibleng nga pong bagyo na mabubuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa Pacific Ocean po yan, at habang lumalapit po yan sa ating power line, posible pong malusaw o mag-downgrade ng low pressure area. At meron naman tayong isa pang low pressure area na aasahan or imomonitor, no, yung nasa eastern section nga ng Mindanao. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating European Center, by tomorrow, April 18, tuloy-tuloy po magiging maganda ang lagay ng panahon pagdating ng April 19. Maayos at maganda ang lagay ng ating panahon. At pagdating ng April 20, wala pa rin po tayo mga pag-ulan na posibleng mararanasan. At pagdating ng April 21, may mga pulo-pulong pag-ulan sa may parte ng Central Luzon at Eastern Section ng Northern Luzon. Pagdating naman po ng April 22, ito nga po magkakaroon po dito ng low pressure area sa may parte ng Pacific Ocean. Pagdating ng April 23, nagkakaroon din tayo dito ng cloud cluster na possible maging low pressure area. Pagdating ng April 24, ito na nga po isa ng ganap na tropical depression or mahinang bagyo, yung nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, habang meron tayong low pressure area na nasa labas pa ng ating bansa, nasa eastern section ng Mindanao. By April 25, dito nga po nagkakaroon na ng sirkulasyon itong ating possible low pressure area at makakaranas nga po ng pag-ulan ang Mindanao dahil naman sa extension ng kaulapan nito. Ito na nga po yung posibleng bagyo sa labas ng ating bansa. Ito nga po habang lumalapit sa ating power line, ito nga po ay nagda-downgrade into low pressure area. Pagdating ng April 26, dito nga po as low pressure area na lamang po siya. Tapos dito po sa atin sa may parte ng Mindanao, posible nga pong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Yung pinakasentro naman nitong isang low pressure area na magpapaulan nga dito sa malaking bahagi ng Mindanao. May mga mahinat katamtamang pag-ulan, mararanasan din sa may Bicol Region, Visayas at maging Northern Luzon. Again, inuulit natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.